Rin na yun sa akin, te, bagong-bago yung payong ko, binili pa yun ni mama sa divisorya. E di umulan, syempre, papatiktikin mo sa labas. Pag-awas, te, may nauna na sa'yo, kinuha yung payong mo. Mga buisit dyan sa UPLB, nakawan talaga dyan ang payong. Buhos pa ulan na aking mundo. Dustin, kamusta naman? Ang lamig. Malamig. Sobrang lamig. I mean, lately though, sobrang lakas ng ulan. Parang may, ano bang pangalan ng bagyo? Fabian? Fabian nga ba? Pero nakaalis na siya ng area of responsibility. Pero alam mo naman yung mga bagyo, yung mga habagat nga. Naghahatakan. Wow, may pahabagat. Di ako sure sa mga pinagsasabi ko, pero alam ko, pag nakikita ko sila nagot ka sa mga weather forecaster. Oo nga. Saka sa mga, ano, sa mga kaibigan natin na disaster something. Diba, yung naghahatakan sila ng ano. Iba sa ganun. Saka so, climate change. Saka naman ngayong maulan. Okay. Siyempre. Pero. Ano yung pero mo? Pero diba, parang talagang gantong panahon, August, July, June, July, August, nag-start na talagang umulan, bumagyo, maski nung bata pa tayo. Oo, tama, ganito diba? Yung mga season talaga ng ulanan, bagyuhan. Pero ngayon, no, walang tigil, no, isang linggo na. Yes. Ito nga yung tawag nilang ano, cuddle weather. Nakiki-cuddle weather ka rin ba? Wala namang ika-cuddle, yung mga aso. So yun, hello mga kakuda. It's another episode. And today, dahil nga maulan, we are gonna talk about our rainy days. Wow, bogus. Rainy days moments. parang tamad na tamad ka, te. Hindi, nakakaano kasi yung lamig. Minsan, ewan ko ba, ikaw ba pag umuulan, tinatamad, nakakatamad. Parang nakakatamad gumalaw, no? Oo, ang sarap lang magpahinga. Humiga lang. Humiga. Matulog. At kumain ng champurado. Yes, champurado. Pag tag-ulan, anong mga gusto mo munang kainin kapag tag-ulan? Siyempre, pag tag-ulan, di ba, parang ang mga gusto na, trip natin yung medyo maiinit talaga, may mga sabaw. Tanda ko nung bata ko, masaya na ako sa ano, Lucky Me Beef. Lucky Me Beef na may ano, itlog. Oh. Tapos minsan yung kuya ko nilalagyan niya yun ng mga kaartehan, ng mga chicharon. Arte. Yuck. May pa-chicharon. Chicharon? Lucky Me Beef? Te, ang sarap pag may chicharon yung ano, Lucky Me Beef. Or ay, hindi ko masyado sa Lucky Me Chicken. Nakaalatan ako. Ako na mas favorite ko ang Lucky Me Chicken with egg. Medyo parang walang lasa yung laban ng Lucky Me. Lucky Me versus Lucky. Yun yung feel ko talaga pag tag-ulan o kaya may sakit. Lucky Me Chicken. Oo, talaga. Tapos konti lang yung sabaw para alat na alat. May mahilig sa maalat. Totoo. Kasi parang after mo kumain, yung hihigo, yung parang kahit ubos mo na yung noodles, hihigupin mo na yung sabaw. Makapagluto oh, ng Lucky. Makapagluto ng Lucky. May Lucky Me Beef kami dito mamaya. Ako naman, ang favorite ko ay champurado. Wow, social. Social, champurado. Parang champurado. Oo nga. Yung champurado, ang sarap din ng pagka malamig. Kapag ka tag-ulan special. Ayun, isang araw nag-sopas din kami. Ang sarap din ng sopas pag tag-ulan. Hmm. Pero ikaw, na-try mo na yung champurado na may ano? Tuyo? Sabi nila, yung may tuyo. Eh. Ang sarap eh. Kasi diba ang tamis ng champurado. Eh, minsan kasi hirap humanap ng tuyo. Pero na-try ko na siya masarap nga. Sabi ko, gets. Parang puto diniguan. Parang pag natikman mo, gets naman. Combination naman. Hindi mo alam na yung combination. Okay, no? Mm-mm. Ako gusto ko sa champurado yung lalagyan ng maraming powdered milk. Oo. Mas gusto ko rin. Ako may powder na, may evap pa. te, puro rot. Diabetes! puro rot ka sa gabi ng tag-ulan. Puro rutan. ano yung mga parang, feeling ko kapag tag-ulan, parang ito yung parang feeling mo, bida moments mo, no? Bakit feel mo bida yun? Moments? Bida moments, kasi parang ito yung time na nag-iimo ka, time na, di ba, parang... Bakit bida moments? Bida moment, yung parang feeling mo na sa yung spotlight na parang ang lungkot. Parang ang gloomy kasi nung ano, nung weather. Hindi ko na-feel yun, te. Hindi ako ganun ka-artehan. Ikaw lang, huwag mo ako idamay. Charine.
gloomy. Ako, hindi naman ako nasasad. Parang yun nga, ako time to rest. Pero, ayun nga, syempre, hindi, ano din, privilege din. Kasi, at least tayo nga ay may bahay na natutuluyan kapag umuulan. Mm-hmm. Syempre, yung iba, baka masabihan tayo dito na masyado. Oo, saka yung iba, binabaha. Pero ako gusto ko yung ulan talaga kasi, mas gusto ko yung ano, medyo malamig na weather kaysa yung mainit. Ako naman, ayoko nang umuulan kapag kunyari sa office, sa school, tapos pa-uwi. Lalo na nung naalala ko, nung high school, ayoko nang umuulan kasi ako kasi pag naglakad, alam mo yung nagpuputik-putik yung likod. Ayoko noon, kaya parang ayoko na naulan pag nung bata ako, naalala ko. Kasi ang haggard niya umuwi, nagbobota ka pa minsan, baha, ang dami mong gears. Nung tumanda na naman, sakto lang. Hmm. Napapa-emote ka ba sa ulan? Ako minsan, pero siguro may time, kasi parang ito rin yung time. Emotional ka lang talaga. Ngayon? Hindi ngayon, hindi, may time lang na parang, wala kasi parang ang gloomy, tapos parang ang dilim, di ba? Tapos minsan parang yun nga, wala kang kasama naman talaga pagka naulan. Kakaawa naman ikaw. Tapos makikipose ka ng cuddle weather. Wala namang kakadal. Nabasa ko nga nung sa Facebook, parang hindi na to cuddle weather, iangat mo na ang mga gamit mo weather. Kasi lakas nga ng ulan, tapos walang tigil. Sobrang lakas. Ano yung mga ano yung pinaka-memorable mo na parang bagyo o ulan? Yung parang hanggang ngayon hindi mo malilimutan. Ako talaga yung milenyo. Milenyo. Milenyo, ano ka? 2006, no? Parang ganun. Oo, third year high school ako nun. Kasi kami naman, sa Riles, doon sa aming bahay dati, hindi yun binabaha, ever. Mm-hmm. Parang lagi umuulan, pero hindi binabaha. Tapos, sobrang dalang lang. Pero nung milenyo, first time namin tinaranasan yung bumaha talaga hanggang... Tapos kasi kami yung nasa dulo, di ba, Riles nga. So imagine ninyo mga ka-jazzers, dikit-dikit na bahay, tapos sa gitna may space, tapos kami yung pinakadulo. Kaya as in kami lang yata yung hindi binaha, the rest binaha, kasi nasa dulo na kami, so pataas kasi. Parang siguro mga 5 inches lang na may pumasok na sa bahay, pero yung iba mataas na. Nasukat tapos, mo pa yun, ha? Nasukat ko yun. At forget ba sa akin ng milenyo, kasi tapos... May tindahan kasi kami noon. Tapos paglabas namin ng highway, ang highway ng Santo Tomas, grabe, parang lawa talaga. Tapos, sa tapat ng bahay namin, nandun yung mga bus, nakatigil. Tapos parang mga ilang hours na parang hindi makagalaw kasi nga baha yung dadaanan. Kaya alam mo, dahil may tindahan kami, nagtinda ako sa bus, umakyat kami ng bus, nagtinda kami ng tubig, ng mga plus, ganon. Nararasan ko yun. Kaya parang unforgettable yun sa akin eh. Nakapagbenta pa nga ako. Pero parang tulong na rin kasi yun eh. Kasi, diba? Sila yung uhaw na hindi na makaihin, nakikiihi na sa amin yung iba. Kasi ang tagal na nilang stranded sa kalye. Tapos naalala ko 1 week na walang kuryente. Or mga ilang weeks. Totoo. Tapos, sira-sira talaga. College ka na nun? Oo, yes. Oh, kasi first year college ka, ako third year high school ako nun. Kailangan binabalik. Oo, para malaman na mas matanda ka sa akin. Yung year? Oo. Ako same din. Yan din, milenyo. Nasa LB na ako niyan. Bilang college na ako. Tapos parang, syempre, first time ko rin maranasan yung ganung kalakas na bagyo. Tapos nasa malayo ka pa sa inyo. Oo, tapos parang kitang-kita ko talaga. Second floor pa ata yung sa second floor ako naka-room nun. Isa sa dorm namin sa Raymundo Gate sa LB. Tapos yun, kitang-kita ko yung may mga bubong na nagliliparan. Tapos kinakabahan ka kasi parang yung taas din ng dorm, may bubong na parang nagbabadyang kumalas. Kaya ang hirap ng feeling nung time na yun kasi walang tubig, walang kuryente. Ako'y jobs. Tapos parang naki-CR na lang kami dun sa kaibigan ko. Tapos tinry kong umuwi. Hindi ko nga matandaan kung itong bagyo yun. Pero may isang beses umuwi pa ako bago magbagyo. Hindi siguro ito milenyo. Isa pa rin malakas na bagyo yun. Umuwi ako, ang lakas ng loob ko. Tapos pabagyo pa lang. Pero nung habang nasa daan na, bumuhos na yung ulan. Tapos, pagdating ko ng binyan, baha na, iikot na papunta sa bahay namin. Kailangan ng ibang daan yung daanan. Ako'y nasa back ride ng tricycle. Tapos, lahat ng mga punyetang sasakyan,
ang lalakas na, ang bibilis. Oo. Kaya ako'y basang-basa. Doon ko talaga na-experience yung nakita ko sa movie na parang... Basang-basa. Tapos parang diring-diring ka kasi talagang lahat ng talsik. Pero wala ka magawa kasi gusto mo na umuwi. Oo. Kaya ako'y basang-basa noon. Sinala ko lahat ng tubig baha dun sa may binyan. Sa may kalalay. Diyos ko po. Nakasulong ka na talaga sa baha? Yung as in no choice ka, sumuong ka sa baha? Hindi pa naman. Hindi. Nung bata ako, kasi yung school namin, nung bata ako, binabaha rin. Kasi malapit kami sa creek eh. Tapos parang ang nangyayari, nung time na yun, medyo mababa pa yung school. Pag bumabaha na, nagpapauwian na. Tapos may isang beses, uwian na. Sinasaw-saw ko pa yung sapatos ko doon sa tubigan. Tapos naanod. Naanod yung sapatos ko, palayo. Buti na lang may yung mga sa service, may mga nag-abot. Tayo nung bata naman pala, gustong-gusto natin yung ulan. Pero hindi bagyo. Walang pasok. At saka, lalo na yung summer, tapos yung unang ulan, tayo liligo unang talaga kaming magkakapit-bahay. Totoo. Tapos lalaro talaga kami sa labas. Lagi yun, naalala ko. Mm-hmm. Yun ang masaya. Tapos, pero pag bagyo, hindi eh. Ang hagay. Kaya isipin mo, nung bata ka, tuwa ka pa na nasa ilalim ka ng alulod. Tapos puro tae-tae yun ng pusa. Di ba, sinasalo mo kasi nga. Na-experience mo yun? Oo, te. Pero sa tumanda na ako, nakita ko yata yung bubong namin, puro mga tae-tae ng pusa. Kadiri, hindi na ako nagsalo sa alulod. Pero hindi naman tayo nagkasakit. Wow. Yun talaga. Iba talaga ang resistensya ng batang kalye. Te, sa amin pa nun, kapag ka umuulan, medyo may mga parts na binabaha. Yung ibang parts ng binyan. Nalusong pa kami doon ng mga kaibigan ko. Minsan kasama ko, kitang-kita namin nagsuswimming yung malalaking daga. Kasi gawin na galing ng Imboran. Ay, sorry. Yung malalaking daga, parang, oh, shit. Hindi ko kaya pag may dagate. Since mga bata pa, parang okay lang. Tapos yung ginagawa pa yung Southwoods kasi, yung ilalim, parang hinukay siya ng malalim. Mahilig kami magbato-bato. Doon sa mga pipes doon. Yung pala, may mga bata rin sa baba, no? Nadaan, naglalaro din sa ilalim ng pipes. Kaya nabato pa yung isang bata. Hindi natamaan. Ang sama niyo. Kaibigan naman namin. Sabi niya, aray! Pero yun, nakakamiss din yung mga ulan moments. Kasi parang, ito yung mga moments na parang chill na chill ka. Parang gano'n, medyo ayaw mo mag-isip, gusto mo lang humilata. Di ba? Oo, parang pagkatas mo maligo sa ulan, hihilata ka na sa inyong... pagkatapos mo maligo, tapos magbabanlaw ka na, wala, ayun na yung kakain ka na lang nga ng ng champurado. Mahihigaw ka na lang na mainit na sabaw. Oo, totoo. Lasada yan. Lahat ng gusto mo, nasa Lasada yan, mga kakuda, mga kajasters. Kaya ano pang hinihintay? Ba't ganun? Lagi yun na lang ang ano pang hinihintay? Pero yun nga, kung ano pang hinihintay mo, gamitin mo na yung link ko dyan sa description box dahil lahat ng gusto mo, nasa Lasada yan. Pero meron akong kwento, no? Yolanda naman to. Siguro kung may unforgettable din ako na na bumabagyo moment. Parang kasi nagwo-work ako nun sa LB, tanda ako. Tapos umuwi ako. Kasi nga bagyuhan na parang, alam mo yung mas gusto mong nasa bahay ka kapag bumabagyo. Tapos edi sumakay ako, nakasa jeep. Pagbaba ako ng jeep, ang lakas ng ulan. Kasi Yolanda yun, hindi sobrang lakas ng ulan. Nilipad, te, yung ko. Yung payong ko. Tapos alam mo yung parang ang tanga, yung talagang nilipad yung payong. So basang-basa ako. Tapos te, pagtingin ko, tapos parang may mga tumatawang malalakas, te. Pati parang may grupo ng kalalakihan ay tinatawanan wow. Ako, te. Anong wow doon? Kala ko na, wow, te. Naispatan ka namang kalalakihan. Hindi, parang binuli pa ako na nabasa ka na nga mukha kang tangang na nilipad yung payong mo. Nagtatawanan pa sila. Hindi, dito na yun sa Santo Tomas. Galing akong LB. Dito sa Santo Tomas na. Ako'y galit na galit nun talaga. Parang unforgettable yun sa akin na gusto ko silang sugurin na masaya kayo. May nanabasa. May nang niliparan ng payong. Nabasa ang gamit. Tama nang tingin ko sa kanila talaga. Hindi, mga tambay. Hindi mo pa sila nang kikita ulit ngayon. Hindi ko na maalala mga mukha, pero tanda ko, galit na galit ako. Tapos yung pag-uwi mo, yung balita, ang lala pala nang nangyari sa Tacloban. Ang lala, no? No, di ba? Hindi naman natin alam yun eh.
Yes. Na ganun ang nangyari. May mga time kasi na parang dito, kunwari sa Luzon, hindi natin nararamdaman. Yung pala, yung bagyo, nananalanta na sa ibang parts ng Pilipinas. No? Yung parang, kunwari, minsan sa Bicol, lalo na yung sa Visayas region. Mm-hmm. Grabe din yung time na yun. Nasa ano pa, sa ano naman, Makati naman ata ako nag-work nung time na yan. Grabe, pero siguro ito rin yung ano, no? Nung nag-work tayo, ayaw na ayaw ko din yung umuulan kasi ang hirap pag-uwi, ante. Ang hirap pumasok, ang hirap umuwi. Talaga. Ang hirap pumasok kasi parang ako na ginagawa ko, nakachinelas na lang ako pagpasok muna. Doon na mag-aano. Pero Kadiri pa rin kasi basang-basa ka pa rin. Uh-huh. Tapos kapag ka-uulan, pagka-uwi naman, ito yung ano time na since hindi ka work from home, pipila ka ng mahaba, mag-iintay ka ng mahaba, tapos sobrang traffic. Tapos pagka umuulan pa, ito yung time na wala kang makuhang taxi. Wala kang makuhang kahit anong masasakyan. Kasi nga parang, Kadiri pa sa Maynila. Pag doon ka binaha. As in. Naranasan mo na bang mabaha sa Maynila? Kasi nag-work ka sa Manila, di ba? Sa Malate, yun nga. Parang may bagyo nun. Pumasok pa rin ako. Tapos grabe Kadiri talaga yun. Yun yung sumuong ako sa maha. Uh-oh. Ayoko na sa Malate. Na-try mo na magbangka sa Manila? Hindi pa naman. Pero naalala ko, te, may ano doon. Parang para makatawid ka, may tulay. Parang makeshift na tulay na babayaran mo kasi. Gets? Babayaran mo dahil makikiraan ka. O parang mag-ano ka na 5 piso ganyan kasi nakikiraan ka doon. Kakahiya. Tapos pa nalaglag ka pa nakaka. Diyos ko po. Ang hirap talaga ng ano. I mean, in fairness, parang ang daming pros and cons din ng pag-ulan, no? Pros kasi parang yun, medyo nare-relax tayo. Pag nasa pero, bahay ka, ano, pero pag nasa labas ka, tapos umuulan, hindi siya masaya. Mm-hmm. Saka hindi daming, masaya. Ano, totoo naman. Saka yun nga, parang na-realize ko nung pagtanda natin, parang ang daming na-apektuhan. Parang ang daming problema nag-a-arise, no? Nung bata tayo, ang nasa isip talaga natin sa pag umaalan, masaya, liligo tayo sa ulan, o kaya walang pasok. Pero pag yun nga, pag nilawakan mo yung tingin mo, yung iba, mawawalan sila ng tirahan kapag umuulan, or nasisira yung bahay nila, nagtutulog-tulog. Tapos parang syempre, hindi natin nakikita na parang yun nga, pagka umuulan, possible. Parang meron ding mga inconvenience na mangyayari. Kumbari, yan, minsan may nawawalan ng kuryente. Ako, ang hirap nawala ng kuryente sa kanang tubig, di ba? Okay, minsan, ito rin yung time, minsan, ang nangyayari, dumudumi yung tubig niya. Oo, diba? Kasi naahaluan ng tubig baha. Naahaluan ng tubig baha. Te, ilang payong na ang nawala mo sa buong buhay mo? Te, hindi na mabilang. Yan talaga yung, ano, no? Yan talaga yung isang, ano, ng pag-ulan, yung payong. Te, ako'y visit pa sa UPLB, nagnanakawan ng payong dyan. Pumasok ka ng may payong pag-uwi mo, may kumuha na nung payong mo. Tapos umuulan no. Nangyari na yun sa akin, te, bagong-bago yung payong ko. Binili pa yun ni mama sa Divisoria. E di umulan. Siyempre, papatiktikin mo sa labas. Pag-awas, te, may nauna na sa'yo, kinuha yung payong mo. Mga buisit dyan sa UPLB, nakawan talaga dyan ang payong. Te, okay naman minsan, yung parang umuulan, tapos pupunta ka dun sa isang bookstore dyan sa UPLB. Iwan mo sa labas. Eh, paglabas mo ng bookstore na yun, wala nang ulan. Nalimutan mo nang dalin pabalik yung payong. Minsan sa classroom, lagi ako naiiwanan ng payong. Te, yung naiwan mo lang, inilapag mo lang sa ibaba ng upuan. Pero nung matanda na ako, te, hindi na ako. Wow. Kasi parang mas maalalahan nito. Matagal na sa akin yung payong ng mga 1 year, 2 years. Dati, ikaw na kasi yung bumili ng payong. Te. Ikaw na bumili ng payong. Pag si mama ang bumili ng payong, pero hindi ko rin alam. Siguro ang dami natin iniisip dati. Ngayon, te, ang payong tumatagal na sa akin as inaalala ko siya. Yes. Na ilagay sa bag, ganyan, na pagpapatayan ng payong. Mahal na kasi ngayon. Kaya mo nang bumili. Dati kasi tayo, yung mga payong naman natin, yung mga 50, 60, konting maulan, ilang ulan lang. 2 ulan. Hindi na care. Pero, tapos yung natatanggal kagad yung ano. Tapos pag humangin, bumabaliktad. Bakal. Yung nating payong. Totoo.
Pero yun, ang sayo, sayo. Pero in fairness sa mga payong na yun, marami rin natulungan yung mga payong na ninakaw sa atin. Tayo lang yung nawalan. Buset. Pero ikaw, Tay, nagnakaw ka na ba ng payong? May kapalit naman yun. Meron ka na bang ninakaw? Sure. Pero baka parang... Hindi ko sinasadya. Or parang feeling ko meron akong ginawa na ibang payong yung kinuha ko. Iniwan ko yung payong ko, siguro maliit. Ako na mas malaki na payong. Pero kasi nung college, gustong-gusto ko yung nakapayong, di ba? Parang gusto ko yung malalaking payong talaga, yung pang pamilya. Prat payong? Mm-mm. At saka yun yung hindi mo madaling maiwan eh. Bit-bit mo lagi. Mm-mm. Yung mga ano, yung mga... Or not, oh, yun yung lagi na iiwan. Yung fold-up. Oo. Dati kasi wala pa tayong pakialam sa skin. Oh, kasi nga, hindi... Diba kasi nga sa LB, lakad-lakad tayo. Dati wala akong pakialam kung may payong ako o wala. Kaya ang itim, gets? Wala pa tayong skincare kineme nun. Nakakatakbo sa ano, ulan, kaya namang pagdating ng dorm ay maliligo na lang ulit. Oo. Diba? Parang dead makapop sa health mo nun. Parang hindi ka. Hindi, ano, strong. Strong ka nung mga panahon. Oh, bata ka pa kasi. O kaya naman, tay, tatambay ka muna somewhere. Habang umuulan, magpapatila, ganyan. Ano pa bang moments ng umuulan? Ano bang mga umuulan moments ko? Sakto na lang siya sa hangin. Kapag college ka, siyempre walang pasok pag umuulan. Ito yung mga moments na, ang nakakatawa kasi pag nag-a-announce na walang pasok, umaaraw, di ba? Biglang wala ng ulan. Saka ito yung mga moments na makakapag-inuman kayo sa apartment ng kung sino man, di ba? Parang ang dami kong ano, bagyo moments sa LB noon na ano. Nag-announce lang walang pasok. Mga orgmates. Oo, nag-announce na walang pasok. Pupunta sa isang apartment. Doon mag-iinom. Ang sarap pa mag-inom kapag yung malamig-lamig. Yung hindi. Oo, lasing moments. Next kasi time na yung lasing moments. Lasing mo. Hindi, pero yung dito yung moments na ano, yung malakas ka rin mag-inom. Tapos parang medyo emo moments nga kasi yung iba. Yung iba? Oo, hindi ka kasama. Hindi ka pa ba talaga nag-arte-arte na, ay, shit, umuulan. Hindi ko maalala ngayon. Recently, hindi naman. Siguro, pag ano, te, sa bus. Pag yung umuulan, tapos diba? Nakasakay sa bus, tapos Regine Velasquez, traffic, tapos nakikinig ka ng music, doon ako nai-emo. Diba? Pag sa bahay, hindi. Pero yun, pag bumabiyahe ka, tapos umuulan, nakaka-emo siya. Nakaka-emo talaga. Tapos parang, lalo na pag marapit ka ba sa, ano, sa window. Pag nasa window ka talaga mismo. Diba? Tapos parang, kita mo yung tumutuloy yung ulan. Pa ulan, Akim. Wow. Saka yung ano, tuwing, ayun yung pares lang pala tayo ng kinakanta. Yes, ano pa? Ano pa mga kanta about ulan? Tuwing umuulan, gusto ko yung ano, sukob na. Diba? Halika na, sabay tayo sa payong. Meron ka na bang nakasabay sa payong? Meron naman na. Naging ganun yung mga moments sa K-drama, no? Oo. Pero parang meron ka nga nakasabay sa payong ng college, no? Habang umuulan. Tama ba? May ganung kwento o nag-iimbento na naman ako? Baka hindi ako, te. Meron ba ako nung college? Pero ang sweet nun, no? Gusto mo bang ma-experience yung ganun habang umuulan? Ano, na-experience mo na? Na-experience. Wow! So, yun ang nire-reminis mo habang... Hindi mo para i-reminis. Ano pa rin? Hindi. Sige, para kiligin yung mga kajasos. Sarot, hindi. Hindi yun ano eh. Hindi yun payong. Hindi para, payong. Akin. Walang payong. Ano, parang jacket. Wow, feeling. Wow. Jacket? Paano ko yung mag-share sa jacket? Baka ganyan, talukbong na ganun. Oh, no. Takbo-takbo. Ano, parang yung... Kunyari. Parang yung... Parang naging manananggal ako doon. Anong feeling mo nung habang natakbo-takbo kayo sa ulan? Nung mga panahon na yun, ha? Huwag natin pag-usapan yung nari-feel mo ngayon. Yung feel mo nung panahon na yun. Siyempre nakakilig yun. Yung mga ano sa parang feeling mo sa mga K-drama mo. Oo, lang. Oo, feeling mo na sa ano ka, no?
nasa movie. Oo, umuulan, tapos sinugod niyo yung ulan. Wow. Cuddle weather. Ay, tulog weather. Ba't tulog kailangan? Weather. Cuddle weather ba talaga? Ewan ko, ikaw. Pero yun talaga yung pagka malamig, di ba? Para lagi nakikita natin sa post ng mga kung sino-sino. Minsan ako din nakikicuddle weather eh. Aminin mo, ikaw din. Hindi. Totoo, never ko nag-post ng cuddle weather. Siguro nung bata-bata, ngayon hindi na. Wow, iba ka na talaga. Lagi mong ano na compare yung bata-bata ka. Very tita ka na. Very tita na ako. Laging yung bata, o. Magkakompare mo yung sarili mo na nag-mature ka na. Dati, grabe din ako mag-pinost-post sa FB dati. Alam yan ang mga siguro daming najujurits nga sa akin. Maano ako dati, mas status ng mga ma-emo nung mga college lalo. Tapos parang nakakadiri. Hindi, kasi, hindi naman nakakadiri, pero at least yun nga, naging part naman yun ng childhood mo. Tapos, na lagi kang emote. Konting may, ano, may trigger, emote. Ulan, trigger ng emote. Ay? Okay lang, nakapag- There's more to life. May charot. Pa-jacket ka naman nung ano. Ang sa ina niya. Charot! Ang ina niya. Nako. Sino ba yan? Di ko ata, kilala ko ba yan? Kilala mo. Tingnan mo, wait lang ha. Tinignan ko ngayon yung ano ko, memories ko. Ah. 8 years ago. Ito yun? Hindi, Facebook memories. Tinignan yung mga status ko. Kasi parang binanggit ko nga na status. Tay, ang status ko eh, nakakapagod magmahal. Sinong minahal mo niyan time na yan? Ang mong eme. Kakadiri minsan balikan yung mga memories na gano'n. Oh. Saka medyo bano pa tayo. Medyo bago pa lang yung Facebook. Hindi naman bago. Yung parang kumbaga doon pa lang talaga nagiging ano, gamit na gamit yung Facebook. So parang gusto mong ano, makisabay. Pero payapa pa noon ang Facebook. Yung hindi pa katulad gayon na sobrang toxic. Payapa pa. Oo. Ngayon, at ano naman, ngayon sobrang toxic na talaga na. Mm-hmm. As in kung ano, yung nga sabi sa'yo, parang ano na tayo, parang we are, parang medyo super sensitive generation, which is, minsan, okay, pero madalas parang nakaka-toxic. Yung parang may mga maliliit na bagay na pwedeng palampasin, pero ngayon hindi na natin napapalampas yung mga ganun ba. Ang example ko niyan, sige, related sa pag-ulan, kasi di ba sa Parasite, napalad mo ba yung Parasite? Yes, oo. Pag hindi ko masyadong matandaan, pero napanood ko yan. Parang may ano kasi doon na ano, may scene doon na sinabi nung mayaman na parang ano, yung rain daw ay blessing. Kasi umulan, ganyan. Tapos parang sinabi niya yung rain, naging blessing. Pero yung driver, yung one of the bida, ang nangyari nung ulan, nabaha yung bahay nila. Nasira yung bahay nila, ganun. Tapos natulog sila sa evacuation. Parang doon sa mayaman, yung rain ay naging blessing. Pero doon sa mahirap, ay ano yun? Disaster. Disaster. Kaya after, pag nakakatakot ngayon nga mag-status na buti na nga, umulan, ganyan. Mm-hmm. Kasi yun nga, hindi nga natin na alam kung anong meron sa nangyari sa ibang tao. Yes, na dati naman di mo yung naiisip na... Pero ngayon, telagot ka sa mga parasite apologies. Charot. Pag nag-tweet ka or ng something. Siguro, pag-usapan natin yun. Gusto ko din yung cancel culture pag-usapan. Mm-mm. Actually, ako gusto ko rin siyang pag-usapan kasi ako mismo, sa kanya, parang hindi ko siya mag-grasp ng sobra. Ah, sige. Gets mo? Parang naiintindihan ko siya. Oo, naiintindihan ko siya, pero pwede naman nating tingnan natin. Pero hindi ko siya sobrang gets. Parang ganun. Oh, sige, try natin. Aminado naman ako. Ano bang takeaway natin to sa episode na to? Ayun, keep safe sa mga jesters, sa mga kakuda at sa mga ka-legends dyan na inuulan ngayon. At i-enjoy nyo kung gusto nyo mag-emote habang umuulan. Kumain kayo ng champorado or magluto ng Lucky Beef. Lucky Beef or... Team Lucky Me Chicken. Uh-oh. Sopas, lugaw. Tsaka tayo, alam mo yung monggo? Balu. Sabi nung ni Jiang Jiang yung pamangkin ko dito, ay masarap yun, gusto niya. Yung balatong. Mamaya. Balatong, mamaya. Yung amoy sunog, pero matamis na masarap. Yes, na-imagine mo? Comment below ko. Hindi pa kami nagluluto nun masyado sa bahay. Si Mama kasi lahilig magluto. Sopas talaga. Na may mga repolyo, hotdog, chicken. Ay, nako.
Iniisip ko tuloy na kung anong kakainin ko mamaya habang chicken, ngayon ay umuulan. Oh, pero yun nga, pero feeling ko yung ulan, wow, may takeaway. Yung ulan para siyang life eh. Wow. Oh, sige, bakit? Hindi, parang ano, parang ano eh, we are faced by parang a lot of challenges. Pero ano yan eh, parang darating at darating yung point na titigil yan. Tapos yun nga, parang cliche man, talagang ano, parang the sun will shine. There's and always a rainbow after the rain. There's always a rainbow. Minsan nga during the rain, may rainbow na, di ba? So, lakas makakanta. Kung ano man yung ano, kung ano man yung na-feel natin siguro ngayon talaga. Parang hopefully mag-shine na ulit yung araw talaga sa hindi lang sa araw kundi talaga sa buong mundo. Mataas na yung mga ano, yung unos. Wow. Unos na yes. Kinaharap natin. 'Di ba lagi natin naririnig 'yon, yung mga ganun. I mean, ano siya eh? Kaya yun. Kaya parang feeling ko minsan nagiging emotional din. Kasi parang nare-relate natin yung bagyo sa kayong ulan sa mga pinagdadaanan natin. Wow! Ang seryoso. Sa unos, parang umiiyak, kasama mo umiiyak yung langit. Ay, para ganun. Sa ano, di ba? Sa mga movies, laging ganun. Laging may ganung moments kadalasan. Yung pag malungkot uulan pa. Iiyak na yan sa The House of Us. Natandaan ko yan. Tapos doon pa nagkakaanuhan, ang tawag doon? Yung mag-uusap. Oo, parang minsan doon nagkakaayos. Oo. Doon nagkakalabas. It's either doon magkakaayos or doon magkakalabas. Tapos doon makikis. Doon makikis. Ay, kilig na kilig si Tanga. Sa movie din ni ano, John Lloyd Sarah, doon din sila nag- Oo. Rekindle. So yun nga, mga ka-jasters. Keep safe. Oo. Maghanap kayo ng jacket and pagsasaluhan yung jacket. Tulad ni Jazz. Tangina mo. Na may nakasalo sa jacket. hindi sa payong sumuko. Sa jacket. Halika na. Sabay tayo sa jacket ko. Sa jacket ko. Jacket niya ba yun o jacket mo? Jacket niya. Ang arte mo yun. So, ayun na nga. Sige na. Tama na, Potek. If you like this episode, please follow ko da serye on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast. And of course, sana naman, i-send nyo na ang inyong mga... Namin sana naman. Kung naririnig mo to, entry sa ating ano, tinyurl.com/kudaserye_KNMT. And of course, continue to stream, listen, and share this podcast. And of course, panoorin nyo rin sa YouTube kasi kung gusto nyo makita kami at yung mga papalit-palit naming background. Alright. Thank you, everyone. Bye! Hi, Kakuda! Ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan! Alam mo ba na ang Kuda Serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko nandyan sa description nakalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, mapapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you, Shopee, for sponsoring this episode. Bye!